Parang gripo ang buhos ng luha ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado nang abutan namin siyang naghahakot ng gamit paalis ng kanilang bahay sa Barangay Obrero sa Quezon City. Ayon kay Sugar, marami na raw siyang natatanggap na threats o pananakot mula sa kanyang asawa matapos ang ilang beses nilang pag-aaway. Nasakal ako. Tiniis ko lang kasi yung sumalaman kay mga anak ko. Natatakot talaga ako. Lalo sa pamilya ko, hindi na sa akin eh. Kasi kawawa mga anak ko pag nawala ako. May ilang kahina-hinalang tao daw ang umaali-aligid sa kanilang lugar. Pati daw ang CCTV sa tapat ng kanilang bahay ay ipinakabit daw ng kanyang asawa. Bagay na pinabulaan na naman ng barangay. Kanina, formal nang nagsampa ng kaso si Sugar sa Quezon City Regional Trial Court. Nag-file tayo ng dalawang cases, no? Isang criminal case for violation of Republic Act 9262. Ito yung Anti-Violence Against Women and Children Act at isang civil case. Sa kopya ng sinumpaang salaysay na nakuha ng ABS-CBN News, idinetalya ni Sugar ang dinanas niyang pang-aabusong pisikal, emosyonal at iba pa mula sa asawa at pamilya nito. Pinakita rin ni Sugar ang mga litrato ng kanyang mga pasa at palitan nila ng text messages ng asawa. Dahil sa mga natatanggap na threats, nagsumiti rin sila ng petisyon para sa isang temporary o permanent protection order. Oo, natakot po ako nung una, pero ngayon nalaban po ako kasi may mga mabubuting taong tumutulong po sa akin. Dumulog din si Sugar sa grupong Gabriela na nangakong magbibigay ng tulong legal at counseling kay Sugar at sa kanyang pamilya. Ayon naman sa abogado ng asawa ni Sugar na si Attorney Arlene Carbo, hindi na sila magkokomento dahil may nauna na silang kasong isinampa laban kay Sugar. MJ Felipe, ABS-CBN News.